Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Ako nga pala si Teacher Efren. Ngayon, tuturuan ko kayo ng ating bagong aralin sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. So, bago tayo magsimula sa ating klase, ay magdasal muna tayo. Okay, Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng kaalaman para pagpatuloy sa aming aralin. Tulungan mo rin ang mga kabataan ito upang maintindihan ng lubos ang aming talakayan. Maraming salamat po. Amen. So mga bata, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pulutin muna ang mga basura na nagkalat sa inyong upuan. Pagkatapos ay ayusin ang mga upuan. Okay? Tapos na ba? Okay, maaari na kayong mag-si-upo. Ngayon, bago natin sisimulan ang ating bagong talakayan, meron muna akong ipapakita sa inyo at sabihin ninyo kung ano ang mga nasa larawang ito. Handa na ba ang lahat? Yeah, very good! Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang unang larawan. Okay, ano ang makikita ninyo sa unang larawan? Kahuan. Tama. Ito ay upuan at mesa. Pangalawang larawan. Ikaw, Pedro, ano ang makikita mo sa larawan? Tama. Bintana. Ito pa, Maria. Ano ang makikita mo sa larawan yan? Yan ay pintuan. Tama, pintuan. Ito pa. Ano ang tawag sa bagay na yan? Jose. Tama, yan ay isang aparador. Okay. Susunod na larawan. O Mario. Ano ang makikita mo sa larawan ito? Tama, mga damit. So, ang mga bagay na yan, paano kaya nabuo ang mga bagay na yan? Ano ang masasabi mo, Sinchi? Maaaring ito ay ginawa ng mga karpentero. Tama. Ano-ano kaya ang mga kagamitang ginamit sa pagbuo ng mga bagay na ito? Okay, isa-isahin natin. Ah, tama. Meron tayong kahoy. Ano pa? Martilyo. Ano pa? Pako. Tama. Ano pa? Ang pwede natin gamitin sa pagbuo ng mga bagay na iyong nakita. Tama. Sa pag gawa ng mga mesa, kailangan natin ng kahoy, pako, at saka martilyo. Okay, ngayong umaga, meron akong ipapakita ang mga gamit sa inyo. Okay, sabihin ninyo kung ano ang mga bagay na ito. Eto, ano ang bagay na ito? Alam nyo ba kung ano ang pangalan nito? Tama, ito ay lagari. Sino na sa inyo dito ang nakaranas na gumamit ng lagari? O ikaw, Juan, maaari mo bang sabihin kung paano mo ito ginagamit? Tama, ang lagari ay ginagamit sa pagpuputol ng mga kahoy. Tama. Okay, isa mang bagay naman. Eto, ano ang tawag sa bagay na ito? Pedro. Tama, ito ay martilyo. Nakaranas na ba kayo sa paggamit ng bagay na ito? Paano ba ito ginagamit? Tama, ito ay ginagamit sa pagpukpok ng pako. Okay? Isang bagay naman. Ano ang tawag sa bagay na ito? Ito ay Maria. Tama, ito ay isang meter stick.
Okay. Eto, ano ang bagay nito? Tama. Mario, nasubukan mo na bang gumamit ng ruler? Okay, saan ba ito ginagamit? Tama, ginagamit ito sa pagsusukat tuwing magkakaroon tayo ng drawing. So, ginagamit natin ang ruler. So, ngayong umaga, meron tayong tatalakayin na bagong aralin. Sa mga ipinakita ko ng mga bagay kanina, alin-alin doon or saan doon ang ginagamit sa pagsusukat? Ito ba? Ginagamit ba ito sa pagsusukat? Hindi. Tama, hindi ito ginagamit sa pagsusukat. Ito ay ginagamit sa pagpuputol ng kahoy. Ito, ginagamit ba ito sa pagsusukat? Tama kayong lahat. Ito ay ginagamit sa pagsusukat. Ano nga ang tawag nito? Cinchy? Meter? Stick? Very good. Okay. Ngayon, tatalakayin natin isa-isa ang mga kagamitang sa pagsusukat. Ano nga ba ang pagsusukat? Okay, maaari nyo bang basahin kung ano ang pagsusukat? Okay, ikaw Pedro, basahin ng malakas ano ang pagsusukat. Okay, tama! Ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang angkop na sukat na isang bagay na ating susukatin. May dalawang uri ang pagsusukat. Ito ay ang Ingles at ang sistema metric. Pero bago kayo magsusukat, kilalanin muna natin ang mga bagay sa pagsusukat. Okay, ngayon, uunahin muna natin ang eskwalang asero. Ito ang eskwalang asero. Saan ba ito ginagamit? Ikaw dyan, pakibasa kung saan ito ginagamit. Ito ay? Okay, tama. Ang eskwalang asero ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid na isang bagay. Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela at lapad ng mesa at iba pa. Ito ang tinatawag na eskwalang asero. Okay, tandaan, ano ang pangalan nito? Eskwalang asero. Okay, susunod. Susunod na kagamitan ay tinatawag na zigzag rule. Okay, papakita ko sa inyong larawan. Okay, ito ang tinatawag na zigzag rule. Okay, Mark. Basahin kung saan ito ginagamit ang zigzag rule. Okay, magaling. Ginagamit ang zigzag rule, ito ay isang kasangkapang yari sa kahoy na ang haba ay umaabot ng 6 na piye at panukat ng mahalagang bagay. Halimbawa, sa pagsusukat ng haba o lapad ng bintana, pintuan at iba pa. So, ito ang tinatawag na zigzag rule. Kaya tinatawag siyang zigzag kasi ang hugis niya is pa-zigzag. Okay, ang susunod na kasangkapang pangsukat ay tinatawag na meter stick. So, alin dito ang meter stick? Okay, tama. Ito ang meter stick. Saan ba ito ginagamit? Okay? Sino ang voluntaryo magbasa? Okay, Jelly. Pakibasa kung saan ginagamit ang meter stick. Okay, karaniwang ginagamit ang meter stick sa mga mananahi. Sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern, at kapag nagpuputol ng tela. So, pwede rin itong gamitin sa pagsukat sa pagpuputol ng
tela. Ano ang tawag nito? Ito ay meter stick. Tama. Meter stick. Okay, susunod na pangsukat. Okay, kilala nyo ba ang bagay na yan? Okay, tama. Yan ang tinatawag na protractor. Ano ulit ang tawag nito? Protractor. Ano ba ang protractor? Okay, ang protractor, ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng degree kapag ikaw ay gumagawa ng angulo sa iginuguhit na mga linya. So, meron pa arco or degrees. Ito ang ginagamit sa mga pabilog na drawing. Ito ang tinatawag na protractor. Tama. Okay, ang susunod naman nating tatalakay na pangsukat ay ang ano ang tawag sa pangsukat na ito? Okay, Pedro. Ito ay tama. Ito ay tinatawag na T-square. Okay, naranasan niyo na bang gumamit ito? Okay, sino sa inyo nakaranas ng gumamit ito? Okay, hindi kayo pamilyar sa bagay na ito? Okay, ginagamit ito ng mga carpintero o kaya mga ininyero. So, paano ba ito ginagamit? Okay, ginagamit ito sa pagsusukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng linya sa mga drawing na gagawin. Ito ang tinatawag na T-square. Okay, ngayon, ang susunod naman na kilalanin nating pangsukat ay ang tinatawag nating tape measure. So, nakakita na ba kayo ng tape measure? Hindi pa? So, ito ang tape measure. Sa tingin ninyo, sino kaya ang gumagamit ng tape measure? Origin. Tama, magaling. Ito ay ginagamit ng mananahi. Okay. Ang tape measure ay ginagamit sa pagsusukat ng mga mananahi. Ito rin ay ginagamit nila sa pagsusukat ng bahagi ng katawan. Kapag tayo ay nagpapatahi ng damit. O di kaya, pantalon, palda, barong o gown. So, ito ang ginagamit sa pagsusukat. Okay. Ngayon, alam niyo na kung ano-ano ang iba pang mga kagamitang pangsukat. Ano ang mga yun? Meron na tayong Rujin, tape measure, Shanaya, meter stick. Okay, magaling. So, meron pa, panghuli, ang tinatawag na okay, anong tawag dyan? Ito ang tinatawag na push-pull ruler. Okay, nakakita na ba kayo ng ganito? Hindi pa? Okay, tinatawag itong push-pull ruler. So, ang kasakapang ito ay yari sa metal at otomatiko na may haba ito na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Okay. Ang kasangkapang ito ay may gradasyon sa magkabilang tabi. Ang isa ay para sa pulgada at ang isa naman ay para sa metro. Okay. Ito, dalawa. Ito yung sa metro at ito naman yung sa pulgada. Okay? Naranasan niyo bang gumamit ng ganito? Hindi pa? Sino sa inyo dito na ang kanilang tatay ay isang karpintero? Okay, magaling. Tama. Ginagamit ito ng mga karpintero. Ito ang tinatawag na push-pull ruler. Okay, ang panghuli
ay ang ruler at triangle. So, meron tayong ruler dito. Okay, ang ruler ay ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain. Sap na nga kailangan sa pagsusukat. So, alam na natin kung saan ito ginagamit. Sa tuwing magkakaroon tayo ng mga drawing or art, ginagamit natin ang ruler. Okay, so ngayon, alamin na natin isa-isa ang mga kansakapang pangsukat. Ipapakita ko sa inyo at sasabihin ninyo kung ano ang pangalan ng pangsukat na ito. Oh, ito. Refill. Ano ang pangalan ito? Ito ay? Tama. Ito ay T-square. Magaling ang sagot mo, refill. Ano naman ang pangalan ng pangsukat na ito? Oh, Shania. Tama. Ito ay protractor. Ano naman ang pangalan ng kagamitang ito? O cordero. Ito ay? Uy, hindi niya alam. Mari niyo bang tulungan si cordero? O, ikaw Pedro. Tama. Ito ay zigzag roll. Ano nga ito Pedro? Zigzag? Roll. Ngayon, Cordero, alam mo na kung ano yung pangalan nito? Okay, very good. Tama. Ito ay zigzag roll. Okay. Ito. Ano ang pangalan ng pansukat na ito? Ito ay tinatawag na... Okay. Meter stick. Tama, Shania. Ito ay meter stick. So, ngayon, meron tayong gagawin. So, bubuo tayo ng dalawang pangkat. Okay, kayo dito ang pangkat A at pangkat B. Unahan lamang ito sa pagsagot. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, ngayon, meron akong ipapakita sa inyo at paunahan kayo ng sagot. Okay, ito, number one. Ito ay ginagamit sa tuwid na guhit o linya sa papel. Ano kaya ang pwedeng gamitin ito? Okay, ano? Okay, group A. Nauna ang group A. Ano yung sagot? Tama, group A. Ang tamang sagot ay ruler. So, meron ng isang puntos ang group A. Okay, pangalawang tanong. Handa na ba ang lahat? Pabilog na hugis na isang bagay. Okay, group B. Ano ang inyong sagot, group B? Tama. Sa pagdrawing ng pabilog na bagay, gamitin natin ang protractor. So, meron na kayong tag-iisang puntos. Group A at saka group B. Ngayon, pangatlong tanong. Ano ang gagamitin natin sa pagkuha ng sukat ng bewang? Uy, nauna ang group B. Group B, ano ang iyong sagot? Ha? Ito ba yung meter stick? Hindi, mali ang group B. O, group A. Ano ang iyong sagot? Tama. Ito ang tape measure. Alam niyo na, group B. Ang sagot ay tape measure. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng ating bewang. Hindi naman pwedeng isukat ang meter stick sa bewang. Okay, mayroon ang dalawang puntos ang group A. Okay, panghuling tanong. Pagsusukat sa taas ng pinto. Mahaba o taas ng pinto. Ano ang ating gagamitin? O group B.
Nauna naman kayo. Siguraduhin niyo ang tama ang inyong sagot, ha? Okay, magaling! Magaling, magaling, Group B. Ang tawag sa pangsukat na yan ay ang pull-push rule. Hindi naman pwede ang meter stick kasi hindi aabot kasi ang haba ng pintuan. So, ang ginagamit natin for susukat ay push-pull rule. Okay. So, ngayon, meron naman tayong gagawin. Isa pang pagsasanay. Pero bago yan, tandaan muna natin na ang pagsusukat ay gumagamit tayo ng iba't ibang kagamitan. So, ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay may mga angkop na bagay na paggagamitan. So, ang mga bagay na ito, ginawa para sa angkop na bagay na paggagamitan. So, idadagdag ko lang na sa paggamit ng mga bagay o mga panukat ay kailangan doble ingat tayo. Huwag na natin hayaan na ilagay kung saan-saan. So, pagkatapos gamitin ay ilagay natin sa tamang lalagyan. Okay, tama. So, ngayon magkakaroon na naman tayo ng pagsasanay. So, the same group lang. Group A at saka Group B. So, ano ba ang inyong gagawin? Okay, ganito ang inyong gagawin. Okay, pumili sa mga bagay na inyong nakita kanina na pansukat, pumili lamang ng isang kagamitang pangsukat at gumuhit ng larawan o disenyo gamit ang napiling pangsukat. So, meron tayong 8 pangsukat dito. So, pumili lang kayo ng isa at gumawa kayo ng disenyo o larawan gamit ang napili ninyong kagamitang pangsukat. Handa na ba ang lahat? Okay, magaling. Sige, kung handa na, narito ang criteria. So, criteria sa paggawa ng inyong drawing o larawan. Una, kaayusan sa pagguhit. Kailangan maayos. Kung pinakamahusay, bibigyan kayo ng 5 puntos. Okay, mahusay lang, 3 puntos. So, kailangan pa ng pagsasanay, 1 puntos. Pangalawang kriteriya, kalinisan sa paggawa. So, kailangan malinis ang inyong gawa. At ang pangatlo, kabuuang guhit o output. So, kabuuang larawan na inyong ipapakita. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa paggawa ng gawain. Okay, tapos na ba ang lahat? Meron na ba kayong nabuo? Okay, magaling. Uunahin natin ang Group A. Okay, narito ang kanilang gawa. Okay, magaling ang Group A. So, ito yung kanilang gawa. Okay, gumawa sila ng bahay. Sino kaya sa tingin na ninyo ang makakakuha ng malaking puntos? Tingnan muna natin ang Group B. So, ito yung gawa ng Group B. Mesa at saka upuan. Okay, sa tingin ninyo, sino kaya ang makakuha ng magandang puntos? Group A o Group B? Okay, so ang nanalo ay ang Group A. So palakpakan naman para sa Group A. Magaling, magaling. So ngayon, tapos na ang ating pangkatang gawain. So ngayon, kumuha kayo ng papel at sagutin ang tanong na ito. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa pagtapos ng gawaing ito. Okay, tapos na ba ang lahat?
Okay, maninipasa ang mga papel sa unahan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay. So, nandito na ba lahat ng mga papel? Okay. So, para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng sarili ninyong guhit gamit ang mga panukat na ating natalakay kanina. So, at ipapasa ito bukas. Okay, naiintindihan ninyo? Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig.